afternoon, guys, no? So ngayon ang gagawin natin, ipapakita ko pala sa inyo kung paano ginawa yung DIY welding machine. So itong video na to para to sa mga wala pang pambiling welding machine or wala pang budget, no? So ito sa simpleng mga scrap lang na kinukuha natin sa mga junk shop or sa mga sira ng microwave oven. So napapakinabangan pa natin siya. So ano ba yung ginawa naming DIY welding machine? So kumuha kami ng sa mga sira ng oven, microwave oven, no, ng transformer. So yung transformer ang ginagamit namin. So usually yun naman talaga ang ginagamit sa welding machine. So yung iba kasi may inverter na, no. So ito kasing welding machine medyo mahirap siya bilhin, no. Yung lalo na yung mga inverter mahirap siya bilhin. So itong papakita ko, ito yung DIY welding machine na approved sa ating mga kagaya natin mga technician na magagamit natin talaga. So itong welding na to, pwede to pang full weld na welding, no. So kasi yung ginawa ko noon last, ngayon tutukan nyo itong video na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe na po kayo, at pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag mayroon kaming video yung ilalabas. So ngayon di ko napapalampasin to, guys. So ituturo ko na sa inyo. So ito, tuturo ko talaga to sa inyo dahil kagaya nyo rin ako na wala rin budget na pambili, no. So sa simpleng bagay nito, sanang to. So ito na, guys, bubuksan natin kung ano ba yung nasa, kung paano ba yung procedure sa loob ng DIY welding machine, no. So ito, guys. Testing pa natin to mamaya para makita nyo rin na totoo. So ito, makikita nyo, maliit lang yung handle, maliit lang. So ito yung welding rod, testing natin mamaya. So bubuksan muna natin para makita natin yung pinaka yung unbox natin. Ngayon, guys, papakita ko sa inyo yung pinakalaman, no? Nabuksan ko na kasi. So meron dito tatlong transformer, no. Tapos inikutan ko lang siya ng wire na digis dapat, mga Ross TV, para malakas yung ano. So ito, guys, papakita ko sa inyo. So yan yung pinakalaman niyan, pinakaloob niyan, mga master lodi, no. So mapapansin nyo dito yung primary niya, tinanggal ko lahat yan, tinanggal yan. Then iikutan mo siya ng wire na digis nga, di ba? So ilang sukat ba ang gagamitin natin kada isang transformer? So ito, guys. Yan. 5 meters bawat isa. Bawat isang transformer, 5 meters na wire ang gagamitin natin. So kung may, basta maipasok natin lahat 'yon. So swak na 'yon. So siyempre may sobra pa 'yon. Kasi masikip na 'yan. So hindi natin yung katagalan na pagbubuhol natin ito, sisikip siya. So kung kahit konti lang yung sumobra doon, pwede na 'yon. Tapos kada isa nito. So yan na nga yun, mga Master Lodi. So para mas mabili, maintindihan nyo ng para mas malinaw. So ito yung diagram. Yan. So pagpasensyahan nyo na yung aking drawing. So example, ito yung tatlo na yon. So ito yung sa baba, ito yung linya. Linya yan, ha. Ayan, no, naka series lang siya, oh. Tapos line 1, line 2.
So ito, ito yung pan motor. Yung exhaust niya sa taas. Yun. So nagtap lang siya sa line 1, line 2. So tinap lang siya. So ganito 'yon na mga Cross TV. So sana po matutunan niyo po ito. So itong itong unang ito yung pinaka naka-roll, ito yung pinaka primary natin, no? Ito yung secondary. Or kahit ano diyan sa dalawa kung ano man secondary diyan. Basta ito yung nasa taas ang tatanggalin natin. So pag inikutan natin siya, syempre may dalawang linyang lalabas. So yung dalawang linya na ilalabas, isi-series mo lang din sa tatlo. Kung dalawa yung ano mo, edi dalawa lang. So yung lalabas din na dalawa doon, yun na magiging ground at handle. So ang tanong, pwede ba magbaliktad yon? So pwede. Pwede, mga master. Pwede magbaliktad yung dalawa na yon. Pwedeng ito yung maging ground, pwedeng ito yung maging sa rad nyo. Pwede yan, kahit ano dyan. So basta ang sukat ng ano natin, ang sukat ng wire natin ay number 10. Ayan ang sukat ng wire natin. So dito kahit 3.5 lang sa supply. Pero pwede nyo na rin number 10. Kasi para sure kayo sa ano, sa wire, no? So ayan, tatlong transformer 'yan, ayan 'yon, pinaka-actual niyan. So, 'yun lang tatandaan niyo, number 10 'yung wire, no? Tapos pwedeng magkabaligtad 'yung ground sa kayong handle, pwede 'yan kahit saan diyan. So, 'yun lang, ganun lang kadali mga Master Lodi. So, rolyohan niyo lang, ito lang 'yung pinakamahirap 'yung pagro-rolyo. Talagang tiyagaan lang talaga. So, rolyo nyo siya ng 5 meters to. 5 meters. Yung haba ng bawat isa. 5 meters. Tapos 5 meters. Bali, ang makukonsumo dyan, 15 meters lahat ng wire. No, pero may sobra na yon. Tapos, hahabaan nyo na lang to. In case na pwede siya sa baba, pag sa taas kayo mag-weld. So, dito na kayo mag- adjust ng wire kung gusto nyo mahaba o hindi. Ito kasi mahaba yan eh. So ang wire kasi na ginamit ko, ito na yung 2.0 to eh. Ewan ko. Basta ito. So ganun lang kadali, no? Tapos nilagyan na natin ng pan para yung init nito mailabas niya. So itong kaha na to, hindi yan original mga Cross TV, sa CPU yan na ginamit, no? Nilagyan ko lang ng kaha kasi para hindi pangit tignan. Tapos, kung gusto nyo maglagay ng ano yun, heat protector parang overload, yung sa may, meron din yung sa mga microwave oven, pwede nyo lagay yun dito. Para in case na uminit to, magtitrip yung ano. Sa isang linya lang kayo re-recta, so susuplihan nyo lang yun. No? Para ma-detect nyo to kung mainit na magtitrip, para hindi masunog yung wire nyo. Pero safe naman to mga Cross TV. So mamaya te-testing natin. So yan yung diagram natin. Kung interesado kayo, sige save nyo na. Para rin naman to sa atin eh. So, tulungan lang tayo dito mga Cross TV para mas maganda at maganda yung samahan natin. So, te-testing na natin siya para mapatunayan ko na totoo talaga. No? So, stay tuned lang kayo dyan mga Cross TV at subaybayan nyo itong video na to. So, huwag kayo mag-skip para bawat minuto ay matututunan nyo talaga. So, ito na, te-testing na natin. So ayan yung diagram, pa-save na lang kung gusto nyo matuto. Then, kung gusto nyo gumawa, mga scrap-scrap lang, pwede na yon. So at least meron tayong mga gamit, no? In case na kailanganin natin. So tara, testing na natin. So ayan guys, no? So ito na nga yung te-testing na natin siya, no? So ito yung plug. Ayan yung wire niya, ha? Ayan. Tapos yung ground niya, kinabit na natin. So, te-testing na natin siya. So yun, ganun lang kadali.
pwede kayong gumawa, then kahit hindi naman sa mahal na bagay or bibili tayo ng ganito. So napapakinabangan pa pala natin yung mga scrap, no? So pwede pa pala natin yun i-recycle pa ulit. So imbis na itapon natin or ayan, pwede pa pala natin magawa. So ito simpleng bagay lang to, pero malaking tulong sa ating mga kagaya natin, mga skill, no? So ngayon, so sana meron kayong nakuha kahit konting idea lang, then, para ma-share nyo rin sa iba, at para rin na matutunan ng iba, no? So hindi lang sa atin, para rin sa kanila. So yun lang guys, then maraming salamat sa mga nanood. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na sa aking channel, then click the notification bell para ma-update ka pag mayroong video ilalabas. So thank you guys, and God bless.